Bawal yan. Iwan mo yan dito sa amin. Sabi ko, bawal ba ito, sir? Na ang alam ko, $10,000 lang, US dollars, bawal. Pero ang pesos, hindi siguro bawal ito, sir. Hindi, sinabi, ito ba sa 10,000? Iwan mo yan dito. Kinuha niyo 10,000 ko. Eh, paano yung ordin? Totoo talaga OFW? Kawawa. Pumunta kami sa Taiwan. Pagpasok namin dyan sa yung final check-in area, doon sa Nayaw, yung international. One ba yun? One. Yung Nayawan. Ganon, special ako. Pagka pa, nung, hindi ko alam kung custom ba yun, o immigration, o sino yung tao na yun. Kasi naka-civil yan eh. Pagka pa sa bulsa ko, oh, ano to? Sabi ko, pera sir. Pagkano? Binunot ko. Binila ko. Sir, 10,075 pesos. Bawal yan. Iwan mo yan dito sa amin. Sabi ko, bawal ba ito, sir? Na ang alam ko, $10,000 lang, US dollars, bawal. Pero ang pesos, hindi siguro bawal ito, sir. Hindi, sinabi, ito ba sa 10,000? Iwan mo yan dito. Sabi ko, paano yan, sir? Pag-uwi ko, wala akong pantaksi. Galing Taiwan, pag-uwi ko dito, wala akong pantaksi. Sabi niya, basta bawal yan, iwan mo dito. So, wala akong nagawa. Iniwan ko yung 10,000 na pera sa kanya. Maya-maya, kasi akala niya OFW ako ba? Sabi niya, OFW ito, kayang-kaya natin itong harasin. Kaya, alam mo yung mga tao dyan sa airport, pag titingnan kayo, putain na ito. Ako, naka-jacket lang ako na probinsyano na mukhang OFW. We'll delete that from the record. Sorry, Mr. Chairman. Sir Tante La Rosa. Sabi na, OFW lang ito. Pwede natin itong tirahin. So, iniwan ko yung 10,000 pesos sa kanila. Diretso na ako doon. Pasok lang ako sa airline. Tumunod si President, si Mayor Duterte, nag-check-in din. Sabi ni Digong, nakita niyo yung bus ko dumaan dito, yung kalbo na malaking katawan. Sabi nung taga-immigration ba yun o custom. O sir, nandun na. Bus mo pala yun, sir. Sabi ni Digong, oh, bus ko yun. Yun ang nasigat ng dabo. Sabi, ganun ba sir? Kumabol sa akin yung tao na nagkumuha sa akin 10,000, binalik. Sir, balik ko itong pera mo, sir. Kasama mo pala si Mayor Duterte. Sabi ko, tingnan mo. Kayo, mga porke nandito kasi airport. Tingin nyo kasi, ordinaryong OFW lang ako. Akala niyo bakho operator ako na papuntang Saudi Arabia. Kaya, kinuha nyo 10,000 ko. Eh, paano yung ordinaryong, totoo talaga OFW? Kawawa. Ako nga, police colonel ako. City director ako ng Davao. Ginanito ninyo ako. Eh, wala akong magawa. Eh, jurisdiction nyo ito eh. Binigay ko yung 10,000. Ngayon, eh, makita nyo kung anong klaseng airport meron tayo, mga airport authorities. Kinuha ang pera ko. Wala akong magawa. Kinuha ko. Kaya, sana, andito man kayo, immigration, custom, manager ng NAYA, you will be treated like me kung wala kayo sa posisyon na yan. Kayo, wala kayo sa posisyon na yan. Pupunta kayo sa airport or hindi kayo kilala, you will be treated like me. Kukunin yung 10,000 pesos niyo na pang taxi niyo pag pauwi, wala kayo pang taxi. So, ganun po ang sitwasyon natin ngayon, kaya huwag tayong magmangmaangan. Andiyan na kayo sa posisyon niyo, gamitin niyo yung posisyon na yan para maayos yung pagpatakbo natin at hindi makawawa yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung OFW. Sipin mo, hanapan pa ng graduation picture, hanapan pa ng yearbook. Ay, nako, do you think gawa-gawa lang yung nung tao na nag-complain kay Senator Griswold, Senator Tolpo yun, na gawa-gawa lang yung story na yun? Totoo yun nangyayari. Pero tayo, it is incumbent on your part. Ay, tingnan yung mga tao nyo, disiplinahin nyo, ayusin ninyo na hindi kawawa yung ating mga kababayan. Eh, ako, nakikiusap ako sa inyo. Hindi porque sabi niyo, nag-power tripping yan si Bato porque sinador na, hindi na mukhang OFW ngayon, nakabarong na eh. Nag-power tripping yan. Hindi po ganun, mga kababayan ko. Kawawa yung ating mga kababayan. Ako, nakailang tawag, tanggap na akong tawag na, sir, tulungan mo kami, sir. Palpaalis na kami, sir. Maiwan na kami ng eroplano. Hindi ko, wala akong contact diyan sa immigration. Kung sino yung nasa immigration, paano yan? Sir, hindi kami makasakay. Sayang, sir, yung binayad namin na ticket. Alam mo, kay kanya-kanya tayong trabaho eh. Hindi ako nakikialam sa trabaho niyo, pero please, gawin yung tama.
para hindi kawawa yung ating mga kababayan. Hindi porque Chinese na maraming pera, kapag bigay sa immigration, lipad ka agad ang aeroplano, kahit walang manifest, walang check up. Pero itong ating mga kababayan na OFW, na backhoe operator, akala na backhoe operator, eh, kernel ako, nag-CPNP rin ako, ha? Akala niyo. Senador pa ako ngayon. Kaya kung sino man yun, hindi ko na maalala mukha eh. Kung maalala ko mukha talaga, hanapin ko yun, patawag ko dito. 10,000 pesos, panag-initan pa. Ikaw, wala naman yung OFW. Pambili niya yun ng noodles doon sa kwan. Noodles doon pagdating sa Saudi Arabia para makain niya. Noodles. Tapos pag-isa, iisahan pa nyo, kawawa. Kawawa ang mga kababayan natin. Kaya nandiyan kayo, please, ayusin ninyo yung trabaho nyo dyan. Kawawa ang mga kababayan natin. Thank you, Mr. Chair.